Good day mga ka-sports natin dyan. PBL All Filipinos Conference Top Spikers Update 2023. Sino ba ngayon ang nangunguna pagdating nga sa percentage at success sa kanilang mga spiking? Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na ngayon nga ay nag-uunahan sila at nag-aagawan nga na makakuha ng mga awards at kung sino ang talagang mas nangunguna, makikilala na natin ngayon. Unahin na muna natin ngayon mga ka-sports natin dyan bilang nga sa pagiging magaling na top spikers. At ito mga ka-sports, magugulat kayo kung sino nga ang nakasama sa lima na mga magagaling. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Baka mamaya kasama na nga ang inyong mga paboritong mga players. At syempre, hindi pa naman to ang pinaka-finals. Magbabago pa naman to kapag tuwing may games. Pero sa ngayon, ito na muna ang standing. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel at ngayon ka pala napadpad, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Drop it! Narito na nga mga ka-sports natin dyan ang mga magagaling na spikers ng ating manlalaro sa PBL All Filipinos Conference at sila talaga ang nangunguna at namayagpag nga dahil sa kanilang angkin kagalingan. Narito na nga mga ka-sports, inyo nang makikilala ang lima na talagang nangunguna pagdating nga sa top spikers. Number 5, Tricia Tubu. Hindi na tayo magugulat mga ka-sports natin dyan na mapapasama nga bilang top spikers ang ating Tricia Tubu sapagkat nga magaling naman talaga ito at napakasipag nga magtrabaho sa loob ng court at siya nga talaga ang nangunguna pagdating naman sa top scorer. Pero pagdating nga sa rate naman pag sa pagiging top spikers, nakakuha si Tricia Tubu ng 33.72% success rate. Yan ang kanyang nakuha kung kaya napasama nga siya sa top spikers bilang top 5. Pero mga ka-sports natin dyan ha, tataas pa yan mga ka-sports ang ranking na yan ni Tricia Tubu sapagkat meron pa siyang mga susunod na laban. Pero sa ngayon ay nasa panglima muna siyang pwesto sa pagiging top spikers. Number 4 naman mga ka-sports, walang iba kundi si Aya Lowry. Si Aya Lowry nga ay isa sa mga pinakamagaling ren na volleyball players at sa kasalukuyan ay nasa Cherry Tigo siya at nagpapakita talaga siya ng gilas at isa nga siya sa mga bumubuhat ngayon sa team ng Cherry. Sumabit naman siya sa top 4 bilang top spikers at nakakuha nga siya ng 34.83% success rate. Yan naman ang kanyang nakuha nga na percentage kung kaya nga nasa pang-apat siyang pwesto. Well, hindi na rin tayo magugulat dahil magaling naman itong si Aya Lowry at kita natin na natalo nga nila ang Petrogas Angels dahil nga nagpursigi naman talaga itong sa Aya Lowry para nga manalo sila sa mga games at tataas pa yan sa mga susunod na laban ang ranking ni Aya Lowry. Dumako naman tayo sa pangatlo, walang iba kundi si Cici Rundina. Si Rundina nga mga ka-sports natin dyan ay isa sa mga pinakamagaling rin natin na spikers kung saan nga mga ka-sports ay talagang pinapatunayan niya na kayang-kanya niyan dalhin ang nasabi nating Choco Mucho Flying Titans. Kung noon nga ang Choco Mucho ay madalas ngang matalo pero ngayon sunod-sunod na rin ang panalo ng kupunan nga ni Cici Rundina. At syempre mga ka-sports natin dyan, napasabak nga siya sa mga malalakas na mga team pero kayang-kaya yan ni Cici Rundina at marami na rin siyang napatunayan maging sa international ay nagkaroon na nga rin siya ng award. Kung kaya hindi na rin talaga tayo magugulat na mapapasama nga siya bilang top spikers dito sa PBL All Filipinos Conference. Nakakuha nga si Cici Rundina ng 38.1% success rate. Wow, grabe si Cici Rundina. Unstoppable yan. Dumako naman tayo ngayon sa rank number 2. Walang iba kundi si Honey Roy Stubino ng PLDT. Sa ngayon po mga ka-sports natin dyan ay sobrang taas talaga ng percentage nga na nakuha ni Honey Roy Stubino. Kumapalo po to sa 41.75% success rate.
O diba mga ka-sports natin dyan, tahimik lang yan si Honey Roy Stubino pero talagang bumibira talaga pag nasa loob ng court at pag binigay nga sa kanya ang bola ay mataas nga talaga ang percentage niya sa kanyang spikings at hindi nga siya ma-error. Kung kaya nga napasama nga siya sa top spikers bilang rank number 2. Congratulations kay Honey Roy Stubino, talagang ginagalingan talaga ni Honey Roy Stubino. Dumako naman tayo ngayon mga ka-sports natin dyan sa number 1. Walang iba kundi ang napakaganda na beauty queen na si Michelle Gumabaw. Yes mga ka-sports natin dyan, si Mitch nga ang nangunguna mga ka-sports bilang top spikers dito sa PBL All Filipinos Conference kung saan nakakuha nga siya ng 43.33% success rate. Grabe mga ka-sports natin dyan. Ibig sabihin talagang kapag ibinato sa kanya ang bola ni Negrito, talagang sure ball talaga mga ka-sports natin dyan na makaka-score siya. At talagang iyan ang usapan dyan sa success rate, hindi po sa top scorer. Baka mamaya isipin ng iba dyan, bakit sila yung number 1? Bakit hindi si Tricia Tubo? Eh si Tricia Tubo ang marami nga na-score. Well mga ka-sports natin dyan, hindi dito pinag-uusapan natin ang top scorer. Ang pinag-uusapan natin dito yung kanilang success rate po sa kanilang pag-spike. Yan ang usapan dyan. Ngayon mga ka-sports natin dyan, inyo na nga nakilala ang ating limang mga magagaling na volleyball players. At sila na nga dyan ang nangunguna: Michelle Gumabaw, Roy Stubino, Cici Rundina, Aya Laure, and Tricia Tubo. Sila nga ang PBL All Filipinos Conference natin Top Spikers Update. Pero mga ka-sports, magbabago pa yan dahil marami pa nga sila mga susunod na laban. At least number 1 si Michelle Gumabaw. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.